Yeah, mga sir, yung unit natin gagawin, click 150 na magpapachange oil lang sana to eh. Kaso ito, binaho ba natin yung makina niya? Dahil maingay, tapos malakas kumain ng langis. Ito nga, tinatanggal na natin itong mga ano niya, yung kanyang stator, ayan. Kulang na rin sana yan sa power, sa sobrang dumi. Kapag once na pinatagal nyo ng ganyan, nagli-leak or tika nababasa ng ano ng oil, maaring masunog din yan tulad dun sa mga naging previous kong mga video na nasunog yung stator. At alam nyo naman kung magkano yung presyo ng stator, 3.9, kaya dapat lagi nyo dinu-double check din. Tapos ito yung kanyang mga pinsa, ito papansin nyo yan, basa na rin dito sa may carbon deposit nya, at tagas na rin yung sa ibabaw, yun yung cover. Ito. Ayan. Matigas na dito. Walang bot dito. Ayan. Palitin na rin yan. Tapos, ito nga. Putol na rin dito. Ayan. Sinyalis yan na, ano, sa sobrang tagal. Bilang nyo naman yung kilometer nito, 200,000 na. Ngayon lang mabubuksan. Ako, 95. Ay, pasok na sa 200 yun. Tapos ito yung kanyang ano mga sana. Ito yung kanyang ito yung kanyang piston. Yan, yan. Kaya matik, knocking na. Kaya mayroon siyang ingay. At after natin ano, matik yung sa taas, chinik din natin yung sigunyal kung mayroon siyang kalampag. Ayun nga, na-confirm natin na mayroon siyang kalampag. Kaya ito, binababa na natin yung makina. I-check mo yung ano. Atak-atakin mo. Sobrang lakas. Kasi useless yung ilalagay nating bagong block mga sir. Kung yung sigunyal, hindi natin gagawin yan. Useless po yun. 1 buwan to 2 months lang yun. Balik uli siya pagkausok. Eh, mahal pa naman pisa ng, ano, ng Honda. Kaya puntiryay natin yung pinakapuno. Puntiryay natin yung pinakapuno na hindi makakasira. Kasi sa dami naman natin nagawa ng ganyan, saglit lang. Kapag hindi kayo nagpalit ng ano, ganyan din uli mangyayari. Kakain pa rin siya ng langis kung hindi nyo papalitan. Naman sa kaya, napagkalasan na natin yung makina sa kanyang chassis dahil yung makina yung ating walwalwalin. Ito, walwalwalin natin yan. Tapos linisan natin lahat yan. Yan, gigitata. Yan ang mabubuksan yan. Labas natin yung chassis niya para maluwag dito habang ginagawa sa gilid yung makina niya. Para ano, makapagawa tayo ng iba uli. Kasi marami nakapila mga sir. Kasi yan, dilinisan natin lahat yan. Okay, ayan. Tatagalian natin. Ayan. Kapag si sigunyal na hindi maluwag, hindi mo yan basta-basta matatanggal dito. Pero pag maluwag, ayan, sasama na yan. Mabubunot mo ng kamay mo. Okay, bunutin mo ng kamay mo. Dapat hindi mo kayang bunutin ng kamay mo yan. Dapat pinupok pa yan bago tanggalin. Ayan. Ito yung mga sinyalis. Ayan. Matik na may problema na yung sigunyal niya. Hindi siya connecting rod, kalampag lang siya. Kaso nga lang, pagka pinamasin shop natin yan, saglit lang din naman masira, bago na lang. At least, inaabot ng 200,000 kilometer. Sulit na sulit. Hindi na rin masama yan, mga sir. Ayan, pati yung bearing, palit yan, oil seal, tapos, lililisan natin lahat. Mamaya, pagka ikakabit na natin yung pisa, ipakita ko sa inyo yung ano, yung may ikakabit natin. Kung 150 yung motor na gagawin ninyo, pinapagawa nyo, dapat pisa nyan, pang 150, magkaiba yan sa 125. Kung baga 150 yung sa inyo, tapos sinalangan nyo ng 125, downgrade ang tawag na dun. Magiging 125 cc na. Oo, oh, pata, very. Okay, linisan mo nga natin. Medyo matagal lang talaga.
sa pag-u-overhaul yung maglinis. Ayan, tatanggal natin yung oil seal, tapos yung bearing, tapos hugasan na lahat-lahat yan. Mas marinisan na natin yung crankcase, saka yung isa, at yung iba narinisan na rin natin. At ito na nga yung mga pisa natin na ilalagay. Ayan, mga oil seal. Ayan, mga valve seal, bago lahat yan, original din yung gagamitin natin. Piston. Ayan, piston ring, saka yung block set. Number one sa mga usable pisang ano nasisira. Tapos ito yung sigunyal, mga sir. Ayan, sigunyal assembly, at andito na rin yung sigunyal bearing na laging kasama sa pinapalitan. Ayan, yung sigunyal. Ayan, mayroon natin busan yan. Ayan, ito na yung sigunyal nya, assembly na yan. Okay, install na natin to. Yung sigunyal, ilalagay natin to, tapos ibibitin natin yung kanyang crankcase para swabe-swabe yung pagpasok at hindi mahirapan to, hindi masira. Yeah, ito yung ball race niya, mga sir. Ay, ball race yung kwan pala. Ball bearing. Ball bearing. Saka yung bagong sigunyal para mamaya ilabog na natin dito. Pagnitin mo natin gamit yung butane para may salpak ng ganun. Yan, safe naman yan kasi may kalang. Hindi naman didisalign yan. At matagal din naman natin ang ginagawa yan. Ang ganyan yan. Sakaling kayo gagawa, ayun, pwede yung gayain yan, mga sir. Ito natin may lubog yung bearing. Ayan. Ginalagis. Tapos ibibutin yan at sasalpak. Painitin natin sa loob ng 15 minutes. Saka natin salpak yung sigunyal. Okay, yan. Nilubog lang natin. Tapos na yun yung bagong block, head, tapos lagyan ng sealant, daw lagi kakalimutan para di ma-deform yung crankcase natin at hindi siya mabasag. Siyempre kapag pininitan nyo, paalamigin nyo muna. Tapos simulan natin at ipakapitan natin sa ano, chassis nya. Yan, lagyan na rin natin yung crankcase, yan, bagong piston natin. At yung magneto, yan, nirepaint natin kasi ano, gigitata sa kalawang. Dahil binuksan lang din naman natin, lubos-lubosin natin yan. Tapos lagyan natin yung block, cylinder head, lahat-lahat na. Yan, i-install natin. Tapos, dun sa mga gasket, mga sa number 1 po yan, kapag once magpapalit kayo, magtatap-overhaul kayo, mag-overhaul, kailangan laging bago, pati mga oil seal, napaka-importante yan. Tapos dowel, tig dalawa. Para hindi mag-leak at hindi rin siya mag-ano, overheat. Okay, kabit natin ulit lahat-lahat na. Kuha natin yung makina. Pagsasamahin naman na natin yung kanyang chassis at makina. Para malagyan natin ang kulan, makibalik na natin lahat-lahat. Langis, throttle body, mga sensor, at panggilid. Saka natin siya papaano rin. Okay, let's bolt in na. Okay, ito mga sumaandar na. Kaso wala ng gas, naubos sa pang dinis. Ayan, wala na, ubos na. Kaya mamatay-matay. Pero ayan, mandar na. Goods na. At hindi na siya mausok at hindi na siya maingay. Hindi tulad kanina nung kwan. Hindi ko na rin kasi sa inyo na ipakita. Okay, ayan, gas daw. Ubos na. Maingay ito kanina. Dahil nga dun sa kalampag. Tapos yung sa may problema yung ano, piston. Gas-gas na. Tapos yan, na-reset na rin natin gamit yung diagnostic tools. Mahal na? Ayan, tahimik na, goods na. Na-reset na? See, balik na yung puan. Tapos ito mga sa pagkagaling siya ng overhaul. Automatic, pahina natin siya ng ano, i-break in. Yan, tahimik na tahimik na yung makina niya. Okay, break natin yung upuan sa cover. Okay, labas siya na, okay na. Ayan, i-break na natin mga sarili yung upuan niya at gusto na
Kawin na rin, sir.